Guys, let's start sa corned beef. So, yung corned beef na ang ingredients niya is syempre corned beef. Yan. So, ang brand niya is eto. Yan. Marami naman corned beef na imported sa market. So, pero yun ang so far ito ang pinakamasarap na tikman namin na wife ko. Tapos dudurugin niya siya. Parang yung ginawa ng ex mo sa yun. Butter. Yan. Pwede din namang oil kasi gagamitin nyo lang naman siya pang gisa-gisa ng onion and garlic. So, mas preferable yung white onion guys kasi yung pag naluto siya, yung tamis niya mas magko-complement sa lasa nitong corned beef. Kasi itong corned beef medyo salty siya. Kaya bibili niya yung less sodium tsaka itong brand na to. Yan. So, let's start na. Yan. First, i-melt yung butter. Yan. Siyempre medyo luma na yung kawali. Pero mas mapapakinabangan naman yan. Yan. Tapos susunod mo is yun. Lutuin mo na guys yung white onion. Kasi mas masarap siya pag luto na luto siya. Mas makakain siya kaysa dun sa pag sinabay mo siya sa pag-isa ng bawang. Tsaka yung parang matamis na lasa niya mas lalabas. Yan. Hintayin niyo lang siya mag iba ng kulay para mag-transparent tapos mag oily onti yan. So ayun. So yun guys, after yung maluto yung onion, i-set aside nyo siya. Then, mag-i-start na kayo para igisa yung bawang. So, pag mainit yung mantika, mag-i-start na tayo mag-isa nung bawang. Ayan. Hintayin nyo lang siya mag-brown, pero hindi yung parang lutong-lutong brown. So, para hindi naman siya ganong lumasa doon sa corned beef. Mag-brown yan, pwede na. So, guys, medyo brown na siya. I-add nyo naman ulit yung white onion. Yan. Magsamahin nyo na siyang gisahin. So, gigisahin nyo na siya magkasama. Yan. Gigisahin nyo na yung bawang tsaka sibuyas na magkasama. So, hindi nyo kailangan patagalin na kasi yung onion nyo ay luto na. Tapos niya, nilalagay niyo na yung corned beef. Halu-haluin niyo lang siya para kumapit yung bawang sa sibuyas dun sa mismo corned beef. And so, lalagyan niyo na lang siya ng salt. Tapos kanti lang nagis ng salt guys kasi medyo mahalat nga yung corned beef as yung sinabi ko nina. Tapos sa pepper. And so painitin nyo lang onte then pwede na siya mamaya. Pwede na siya. So pag nakita nyo medyo yung corned beef is luto na, pwede na siyang hanguin. And so guys, ang kailangan naman natin sa scrambled egg is syempre egg. Yan, beaten eggs or binating itlog. Yan, nilagyan ko na rin siya ng paminta at asin, tapos yung butter. Kailangan din natin ng butter, siguro mga 2 slices ng butter pwede na yan. Bali yung dami nito guys, tansyahan lang. Sa minimal, 4 eggs ang ginamit ko para sa aming dalawa na yun. Tapos, reminder lang guys, sa pagluto ng scrambled egg na to, kailangan low fire siya para matansya may pagluto. Hindi kailangan magmadali.
Kasi, katulad mo, kakamadali mo, napahamak ka. So, ayun, let's start na. So, unahin nyo, unawin ulit yung butter dun sa pan. Ayan, tunawin nyo ulit. Tapos, kasi lalagyan nyo na yung itlog. Ayan. Ayan. Pagkalagay nyo guys, hintay nyo lang dun sa edge nya na parang may maluto na. Bago tayo pu-proceed sa susunod na step. Sa edge nya, ayan. Itong part na to medyo meron na. Yung kabila is wala pa. So, yung parang magbabago, diba yellow yan. So ito parang pag nag light yellow na, saka natin siya gagalawin. Ayan. So guys, pag medyo solid na siya, pero hindi pa, huwag nyo ganong lulutoy na sobra yung luto na talaga. Bago nyo lutoy na sobra, lalagay nyo yung extra butter. Lalagay nyo siya ng butter. Yung butter, tapos tutunawin din natin siya. Ayan. So, pag tunawin siya, halo nyo na egg nyo kanina. Ayan. Halo nyo na. So, ayun guys, pag na-mix niya na yung butter sa egg, pwede na siyang hanguin. Ayan, so guys, ayan na silang dalawa. Yung corned beef, then yung scrambled egg. So, ayan. So, that's it guys for today. Then, thank you. Watch for the our next videos. Abangan nyo lang. Then, don't forget to subscribe, share, and like. Bye, guys!